Sa lahat po ng gumagamit ng cellphone, abay, makinig po tayo. Inilabas na ang gabay o implementing rules and regulations para sa SIM registration law. Ano ang mga dapat niyong malaman para hindi maputol ang signal ng SIM card niyo, lalo't magiging epektibo ang gabay bago matapos ang taon? Tinutukan po yan ni Cedric Castillo. Sa halagang 50 pesos, makakabili ng SIM card sa pwestong ito ni Abdul. Kahit patingi-tingi, ayos pa rin daw ang kita lalo't may bumibili ng higit sa isang SIM. Pero posible raw maapektuhan yan ng bagong requirement sa pagpaparehistro ng SIM card. Baka tama rin bumili ng dalawa o tatlo. Isa na lang. Isa na lang. Ngayong araw, inilabas na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act 11934. Alinsunod dito, lahat ng gumaganang SIM card ay kailangang iparehistro sa loob ng 180 days simula sa araw na maging epektibo ang batas. Maaari namang magkaroon ng extension na hindi lalampas sa 120 days. At kapag lumipas na ang registration period, otomatikong madi-deactivate lahat ng unregistered SIM cards. Kung mangyari yan sa inyo, may 5 araw na lang kayo para habulin ang pagpaparehistro para ma-reactivate ang SIM card. Ayon sa batas, ang network provider ang magbibigay sa subscriber ng registration form na kukumpletuhin electronically. Meron ding deklarasyon na totoo at tama ang mga dokumentong isinumite ng magre-register at dapat mismong subscriber ang sasagot sa registration form. Para sa mga individual subscriber, kailangang ideklara ang pangalan, edad, kasarian, address, uri ng ID na isusumite at ID number. Para sa mga negosyo, kailangan ng business name at address, pati na pangalan ng authorized signatory. Para naman sa foreign national, kailangan ng detalye ng passport, address sa Pilipinas at patunay nito tulad ng booking sa hotel. Kung turista, tatagal lang ng 30 araw ang kanilang SIM card, pero pwede rin naman itong ma-extend kung mapapalawig ang kanyang visa. Kung hindi naman turista, hahanapan ng dayuhan ng Alien Certificate Registration mula sa DOLE, Alien Certificate of Registration ID naman mula sa Bureau of Immigration o kaya School Registration o ID. Kung SIM card naman para sa menor de edad, kailangang irehistro ang SIM cards sa pangalan ng magulang o guardian na kailangan ding magbigay ng consent. Ang mga impormasyong yan, kailangang ingatan ng mga telco sa isang database at hindi pwedeng gamitin sa ibang paraan. Dapat ipaalam sa telco kung manakaw ang SIM card o kung pumaraw ang subscriber na dapat masundan ng deactivation ng SIM card sa loob ng 24 oras. Dapat din ipaalam sa telco kung may mabago sa impormasyon ng subscriber. Multang 100,000 hanggang 300,000 pesos at pagkakakulong ng hanggang 2 taon ang parusa sa pagbibigay ng maling impormasyon sa pagpaparehistro. At paggamit ng SIM card na hindi sa iyo nakarehistro, halimbawa inilipat ang SIM card o ibinenta, multang kalahati hanggang 4 milyong piso naman ang ipapataw sa telco kung illegal na mailabas ang pribadong impormasyon ng isang subscriber. Para naman sa mga postpaid subscriber o yung mga nakalinya ang cellphone na dati nang nakarehistro sa kanilang pangalan ng mga SIM card, kailangan pa rin daw kumpirmahin sa kanilang service provider ang mga personal na impormasyon bago ipasok ang mga ito sa SIM register o sa database. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok 24 oras.